Iginiit po ni Maria Isabel Lopez sa Land Transportation Office na kinailangan daw niyang magbanyo. Kaya napilitan siyang pasukin ang ASEAN lane. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, nagsadya nga dito sa tanggapan ng Land Transportation Office itong aktres na si Maria Isabel Lopez upang sagutin yung show cause order ng LTO kung bakit hindi kailangan kanselahin o suspindihin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. At kaugnay ito, Connie, dun sa pag-bridge niya sa ASEAN lane noong gabi ng Sabado sa southbound lane ito ng EDSA Mandaluyong. Kasama ni Lopez ang dalawang abogado sa pagharap kay Francis Ray Almora ng Law Enforcement Service ng LTO. Ipaniliwanag ni Lopez na matinding traffic ang sinuong niya noong araw na yon at naiihi daw siya. Kaya napasok niya ang ASEAN lane. Hindi pa nakapagsumite ng written position letter si Lopez, kaya hihintayin pa ito ng LTO. Kapag nakapagsumite na, Connie, sa loob ng 5 araw ay maaari na raw maglabas ng desisyon si ASEC Edgar Galvante ng LTO kung sususpindihin o kakansilahin na ang lisensya ni Lopez base sa probisyon ng RA 4136 at ng Section 27 ng Batas Pambansa 398. Maaari ring pagmultahin ng tig 1,000 piso si Lopez dahil sa reckless driving at disregarding traffic sign nang iusog ang traffic cone sa EDSA. Maaari naman siyang pagmultahin ng 3,000 piso dahil sa paglabag sa Anti-Distracted Driving Act nang kunan pa ng video at ipost sa social media ang kanyang pagmamaneho sa loob ng ASEAN lane. Sabi ni Lopez, sana ikonsidera ng LTO ang kanyang malinis na record sa pagmamaneho dahil hindi raw siya lumabag sa anumang traffic violation noon. Umaasa rin siyang hindi mapapahamak ang MMDA constable na nakausap niya noong gabing nangyari ang insidente. Sa kabila raw ng pambabasa niya dahil sa kanyang nagawa, aminado si Lopez na naging controversial siya kaya mas dumami ang alok na trabaho. Connie, maging ang anak ni Lopez ay nababash din daw sa kanyang nagawa at sabi niya, iba naman daw ang isang ina kaya wag daw sanang idamay ang kanyang anak. At Connie, inaasahang sa maghapong ito ay maisusumitin na nitong si Lopez yung kanyang position paper dito sa LTO. Connie? Yes, Ian. In general, alam naman natin hindi pa natin malalaman kung tatanggapin yung dahilan na ibinigay ni Ms. Lopez. Pero in general, yung bang pagbabanyo, katanggap-tanggap ba yan? Parang excuse ba yan? Can that be taken as an excuse, a legitimate excuse, Ian, kung sakasakali? Connie, marami kasing mga motorista, no, na alam naman natin, iyan yung kanilang ginagawang dahilan. Pero kasi ang tinitingnan daw ng LTO sa ngayon talaga, no, yung pagpasok niya doon sa ASEAN lane, no, sapagkat sinasabi nga nila, maraming nalabag itong si Lopez, sapagkat yun nga, no, pag-disregard niya sa traffic sign, yung reckless driving dahil nga doon sa pagpasok sa ASEAN lane. At matinding seguridad kasi, no, yung ipinatutupad nung araw na yun, no, at ang binabanggit ng LTO, pribilehiyo lamang, ano, yung pagbibigay ng lisensya sa pagmamaneho at hindi ito karapatan. Kaya ang LTO ay may karapatan, ano, na suspindin ka o kansilahin yung lisensya kapag sa tingin nila ay may nalabag ka, no, na mga batas sa trapiko. At Connie, inaasahan nga natin, ano, na sa maghapong ito ay isusumitin na ni Lopez yung kanilang position paper. Umaapila naman siya, no, sana nga daw ay makita naman ng LTO yung record niya, no, na wala siya naging mga violation sa batas trapiko sa mga nakalipas sa taon. At napakahalaga daw sa kanya itong kanyang driver's license sapagkat iningatan nga raw niya yung kanyang lisensya sapagkat lagi daw siya nagmamaneho dahil independent daw siya, no, na isang babae, Connie. Siguro makikita rin kasi natin sa video, no, na siya mismo yung nag-post na dun sa may kanang bahagi kung saan dapat doon siya sa lane na yon ay moving naman, iyan, hindi ba, yung traffic. Yes, Connie. So isa rin sa mga tinitingnan din talaga ng LTO yan, ano. At ang sabi naman itong si Director Almora, the fact na may tinanggal kang cone, ano. Yung cone daw kasi, Connie, doon sa isang lansangan, ano, hindi daw natin basta baliwalain dapat ito. Sapagkat yung mere cone na yan, traffic sign na raw yan, ano, na ibig sabihin na kapag may ganyan, hindi ka pwedeng lumagpas dyan o hindi ka pwedeng pumasok dyan. So pag dinisregard mo ito,
maaari kang mabigyan ng violation ng LTO o ng MMDA at ng iba pang nagpapatupad ng mga batas sa trapiko, Connie. Tama ba iyan ang rekomendasyon, hindi na lang basta suspension, kung hindi cancellation na ng kanyang lisensya kung sakasakali nga na hindi tanggapin yung kanyang binigay na dahilan? Well, Connie, nakalagay dun sa show cause order, ano, kailangan ipaliwanag ni Lopez, ano, kung bakit hindi kailangan suspindihin o kansilahin yung kanyang lisensya. Pero nasa kamay na ni ASEC Galvante ng LTO kung isususpend ba lamang or talagang tuluyan ang kakansilahin yung kanyang lisensya. Pero sabi naman itong director ng Law Enforcement Service, sakaling may desisyon na ang LTO, pwede namang umapila pa si Lopez doon sa DOTR. At kung hindi pa rin siya mapagbigyan doon, pwede pa hanggang sa tanggapan ng Pangulo, Connie. Pero gaano kabigat na merong rekomendasyon kasi mismo yung MMDA at ilan pang mga sangay ng gobyerno, no, na iba na sumali doon sa, kumbaga parang binibigyan na nga na talagang i-cancel na itong lisensya niya. Gaano ba kabigat yan sa desisyon, magiging desisyon ng LTO iyan? Well, Connie, sa kabila nga ng mga rekomendasyon ng iba't ibang mga ahensya, no, sinasabi ng LTO, Law Enforcement Service, na magiging patas pa rin naman sila. Hindi raw nila tinitreat na actress itong si Lopez. Traffic violator ang tawag sa kanya, no, dun sa nangyari. Pero syempre, magmamatter din naman, ano, yung sinasabi ng iba pang mga ahensya gaya ng MMDA at ng maging ang PNP, nagsasabi, no, na kailangan nga mabigyan ng leksyon itong si Lopez. So, kabilang yan, Connie, ano, dun sa mga talagang titingnan ng LTO sa paglalabas nila ng desisyon. Sa loob ng 5 araw ay malalaman natin, ano, kung sususpindin o talagang kakansilahin na ang lisensya ng aktres na si Maria Isabel Lopez. Alright, maraming salamat, Ian Cruz, sa iyong update sa amin.